Hey guys, good morning. Sa last video ko pala, hindi ko nasama yung review ko after ko magpalinis ng aircon. After ko magpalinis ng aircon, ayun, medyo lumamig na siya. Hindi na ako masyadong nagna-number 2 sa fan. Tsaka hindi ko na rin masyadong tinataasan yung temp niya. So, mas madalas nandun lang ako sa mababa, lalo na pag ako lang sakay. Pero, once na maaraw talaga at tirik ang araw, since naka-leather din, leather seats din tayo, ano rin siya, mainit pa rin naman. Pero, alam sa lahat na nasasakyan naman yata ganun, mas mabilis siya sa lumamig. Kasi nga, malamig na yung aircon na nilalabas nung, malamig na yung hangin na nilalabas ng aircon ko. So, yun. Ngayong araw naman, is pupunta tayo ng Motec para magpaalay ng ng gulong natin. No? Dapat doon, dapat sa mga gulong ko, papalitan ko na yung dalawang harap. Kaya lang sa December na. Sa December na lang para, ewan ko, wala pang budget eh. dalawang gulong ipapalit ko. Bali, ang bala ko ngayong araw na to is impapatire rotation ako. Yung dalawang gulong ko sa likod, which is okay pa, yun ang ilalagay ko sa harapan. And then, yun ang ipapa-align ko and papa-wheel balancing ko. Tapos yung mga gulong ko naman na nasa harap, papalipat ko sa likod. Tapos yun naman is, yung dalawang yun yung papapalitan ko ng gulong by November, itong next month, or December. Bahala na kung ano, kung pag may budget na. Pero papalitan ko na within this year para ma-okay na yung dalawang gulong. Actually, yung isa lang naman ang pudpud eh. Kaya lang, mas maganda pagpantay, edi papalitan ko na yung kabila. Yung ang pudpud lang dito sa may passenger side ko na harapan, ilang yung pudpud ko. Kasi nga hindi na naka-align yung sasakyan. So, yun ang gagawin ko ngayon. Pa-align ng sasakyan, tire rotation, and then wheel balancing ng mga gulong ko sa harapan. So yun, punta tayo ng Motec sa Mindanao Ave. And habulin natin yung 7 a.m. nila. Sana tayo mauna doon. Feeling ko tayo naman kasi maulan eh. Maraming tinatamad. Kita na lang tayo sa Motec. Videohan ko na lang yung gagawin nila doon. And afternoon, uwi. Tapos pahinga. Pag ganitong weather, pahinga lang. Diba? Okay, tara na. See you there. Hello. Andito na ako sa Motec. Ayun na yung sasakyan ko. Ginagawa na. Pinasabay ko na rin paggawa ngayon yung MAF sensor cleaning. So, mura lang naman siya. Nasa 350. So, pinasabay ko na. Tagal na rin kasi hindi nililinisan eh. Grado madumi na yan. Yun pala. Umabot ako ng nasa 16 something for tire rotation, balancing tsaka alignment plus MAF sensor cleaning. Okay, video. Bali, ito ilalagay sa likod. Ito yun ilalagay sa harapan. Papalitin ko lang. Ganun din sa kabila.
A few moments later. Okay alignment? Okay lang alignment? Okay pa pala. Nakauwi na tayo at yung pinagawa ko pala kanina is tire rotation, wheel balancing. Next ko dun is yung wheel alignment. So nagpa-wheel alignment ako, ang sabi sa akin dun is naka-align pa naman yung buong yung buong sasakyan. So naka-align pa naman siya. Wala, so walang adjustment na ginawa. So kasi kaya ko na rin pina-align kasi last alignment nito parang 3 years pa or 3 and a half years, matagal, basta matagal na. 2018 mga 4 years, almost 4 years 2018 ko last na pina-alignment to bago kami bumiyahe ng Ilocos. So yun, tapos after ko noon sinabay ko na rin yung MAF sensor cleaning at saka throttle body cleaning. Akala ko yung MAF sensor yun na rin yung sa throttle body. Iba pa pala yun. So, pasensya na, wala ko masyado idea kasi doon. Alam ko, MAF sensor cleaning na lang yun eh. So, yun. Ginawa is throttle body cleaning, tsaka MAF sensor cleaning. Magkasabay naman na yun. Isa na lang. Parang throttle body cleaning kasama na sa MAF sensor. Ay, ito. Baliktad pala. Yung MAF sensor cleaning kasama na sa throttle body cleaning. Then, yung sa throttle body, ang huling paggawa palinis ko doon is 3 years na rin yata. 3 and a half or 2
2 to 3 years. So yung kanina madumi na nga, kaya medyo hirap na rin itong sasakyan, parang hindi masyadong makaano, makausad, parang ganun. So ngayon hindi naman ganun kapansin yung changes, pero feel ko much better siya ngayon i-drive, kasi nga malinis na naman yung throttle body niya. So yun, ang total na nagastos ko is, breakdown natin, ang total ko is 3,060. Yan. Yung tire rotation, 100 pesos. So, dapat ako magagawa nun eh. Yan. Yung tire rotation, 100 pesos. Dapat ako na magta-tire rotation. Kaya lang, nag-uulan. Kaya hindi ko rin magawa. Wala naman bubungtong parkingan ko. So, hindi ko rin nagawa. Dapat kahapon, ta-tire rotation ako. Para pagdating dun sa shop, i-ano na lang, wheel balancing tsaka alignment na lang. Tire rotation 100, balancing na dalawa is nasa 400, so siguro 200 each side. Tapos MAF sensor throttle body cleaning nasa 15. And then labor 'yan, ah. And then wheel alignment 600. So nagtotal ako doon sa labor na 'yon ng 26. And then so material na ginamit is yung tingga for the wheel balancing is 160 pesos. Tapos yung sa cleaner, 300 pesos. Kaya nagtotal ako ng 3,060. So, yung sa cleaner naman, di naman nagamit lahat. Ito, may natira pa, pinauwi na sa akin. Ang dami pa. So, pwede ko pa ipanlinis, ipagamit sa ano, pagpapalinis ng brake. So, pwede pa yan. Ang dami pa yan. So, yun. Ito yung total na nagastos ko, 3,060. Gastos. Next natin na i-target gawin dito sa sasakyan is yung sa gulong nga. Yung dalawang gulong, papapalitan ko na. Yung dalawang likod na, papapalitan ko na yon. Tapos after 6 months siguro, kasi yung sa harapan naman, pwede pa. Pero siguro next year, papapalitan ko na rin yon para lahat bago na. Kasi 7 years na rin eh. So yun lang, thank you sa panonood ulit ng aking vlog tungkol sa sasakyan, and sana patuloy nyo pa rin supportan yung channel ko at mag-subscribe kayo kung bago lang kayo sa aking channel. Thank you, bye, see you sa next vlog.